Sabi nila mga idol, kapag nagmahal ka, dapat strong ka. Kasi ang relasyon parang kape din yan. Sa simula lang ang init, dahil ang sunod niyan, ulo niyo na ang iinit sa isa't isa. Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Ako nga po pala si Ivan, 27 years old. Isang technician sa isang pribadong kumpanya. Single na single mga idol, at always ready to mingle. Nakarelasyon ko na nga yata ang iba't ibang klase ng babae. May mga boring, meron ding sasakyan ka sa trip mo. Pero iba sa kanilang lahat si Roxanne. Siya kasi ang pinaka-misteryoso sa lahat, kaya sa kanya din ako pinaka-interesado. Nakilala ko po siya sa Facebook. Siya pa nga po ang nag-add sa akin eh. At ang unang nag-message, sino ba naman ako para tumanggi? Lalaki lang po ako at inaamin ko, marupok ako. Ayoko naman po maging bastos sa isang napakaganda at napakasexy na si Roxanne. Mga idol, dito ko na po sisimulan ang mga gap nude ng aking buhay. Bolero mo. Totoo ba yan? Oo naman. Alam mo, ang ganda-ganda mo talaga sa Facebook. Grabe yung likes sa display picture mo. 1,300. Tapos swerte ko. Kasi ang puti-puti mo, ang kinis-kinis mo. Tapos ikaw pa yung nag-add sa akin. Tapos may braces ka pa. May kulay yung buhok mo. Pwede ba? Tigilan mo nga ako. May pimple nga ako ngayon. Naiinis ako eh. Wala akong paki. Kahit dalawa yung pimple mo. Ang kinis-kinis, ang puti-puti mo. Siguro ang bango-bango mo sa personal. Ano ka ba? Hindi pa nga ako naliligo today. Nakakainis ka. Ay, saka alam mo, wala akong paki. Mukha ka pa rin naman mabango. Ako kahit maligo, mukhang mabantot eh. O hindi ah, sobrang gwapo mo nga eh. Huwag ka. Ay, alam mo ba, iniisip ko ngayon kasi laging kalahati yung picture mo sa Facebook eh. Ano kaya height mo? Hindi ko na muna sasabihin sa'yo para pag nagkita tayo, medyo ma-surprise ka ng konti. Gusto mo yun? Siguro matangkat ka. Oo naman. Basta ako excited na makita ka. Sana magkita na tayo. Oo, magkikita tayo. Next Saturday. Ha? Next Saturday? Oo. Naku, magpapapogi ako niyan. Naku, kahit hindi ka naman magpapogi. Ikaw na yung pinakapogi sa paningin ko. Ikaw talaga, hahawakan ko kagad yung kamay mo. Tapos, hoy! Okay lang ba na ikis kita agad sa forehead pag nakita tayo? Kasi hindi pa kita nakikita eh. Pag-iisipan ko muna. Grabe ka, ang bilis mo. Hindi, natutuwa lang ako kasi ngayon lang ako nagkaroon ng nagustuhan na sobrang ganda eh. Lahat puro mukhang butete. Naku! Nakita ko nga naman, nag-stalk ako sa Facebook mo. Ang gaganda kaya ng mga naging girlfriend mo. Walang-wala ako sa kanila. Mas maganda ka pa rin, ha? Basta ha, next Saturday, magkikita na tayo. Okay, see you! Yes! Da-d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 a. Uy! Uy! Ivan! Uy! Pare! Pare-pare! Ligalig mo ah! Hindi, inspired lang kasi natatandaan mo yung kinikwento ko sa'yo, si Roxanne. Tingnan mo, yung babae, nakakalimutan mo sa sobrang dami siguro nila. Hindi pare, ganun siya kaganda, grabe talaga pare, hanggang ngayon, akala ko nananaginip pa rin ako eh. Kaya pala inspired ka ngayon magtrabaho, no? O gusto mo, pati trabaho mo, akin na lang eh. Ay, sige, walang problema. Siyempre, joke lang yun. Kala ko eh, gagawin mo eh, pero ano, nag-chat ba? Pagano na kayo katagal nag-chat ni Roxanne? Oh, naku pare, sinasabi ko sa'yo, 3 days pa lang kami magkakilala. Aray,
Akala ko na mo, tatlong buwan eh. Tatlong araw pa lang pala. Sobrang excited. O ano naman? Eh, syempre joke lang. Ito naman, parang hindi ka naman updated sa akin. Di ba 3 months na pare? Alam mo naman na patola ako eh. Pare, biruin mo ha. Alas 9 ng umaga. Hanggang alas 12 ng madaling araw, magkachat kami. O Stefano, magkikita na kayo niya. Oo, sa Saturday. Talaga? Oo. Doon, may pagtatagpuan kami. Good luck ha. Oh, magbihis ka ng maayos para magustuhan ka niya. Oh, magpapabango din ako. Sige ha. Sige pare. Good luck pare. Iba talaga ang tama sa akin ni Roxanne mga idol. Habang papalapit ng papalapit ang araw ng pagkikita namin, lalo akong nananabik. Kaso hindi po yun natuloy. Kasi bigla siyang nagkaroon ng importanteng lakad. Pero okay lang mga idol dahil bumawi naman siya. Kinuntsaba niya pa nga ang kaibigan niya para magdala ng pagkain at regalo sa akin. Binibiro ko lang naman siya na gusto ko ng bagong cellphone, pero binigay niya naman. Sino ba ako para tumanggi? Nagpatuloy po ang pag-uusap namin mga idol. At muli, nagtakda po siya ng date namin. Sa pagkakataon na ito, ay siguradong sigurado na daw talaga siya. Parang ako, siguradong sigurado na talaga kay Roxanne. Salamat maana! Ako pare. Para sino yun? Ay, kaibigan niya ano yun, ni Roxanne yun. Kaibigan ni Roxanne? Oo. Teka, bakit? Bakit kay pinapadala pa yung pagkain ni Roxanne doon sa kaibigan niya? Pati di pa na lang siya mismo pumunta dito? Hindi, kasi pare, bumabawi yun si babe. Kasi ano eh, di ba, natandaan mo no, Sabado pare. Oh, natuloy ba kayo? Eh, yun nga eh, hindi. Eh, may lakad daw kasi siya importante. Eh, siyempre, Diyosa yung kagandahan nun. Siyempre, pagbibigyan mo. Pare, nagtataka na ako dyan, pare Ivan, kay Roxanne na Roxanne yan, ha? Aba, poser siguro yan, eh. Uy, pare, hindi magiging poser yun. Tinry ko yun. Sabi ko, kung di ka poser, magpicture ka nga ng selfie mo, naka-peace sign. Aba, oh, pare, nag-send. Naka-peace sign nga, pero nakatakip na mo yung mukha. Hindi, kitang-kita talaga. Ang ganda nga, naka-ano pa nga siya nun, no? Steve-less siya nun, pare. Oh. Talagang sexy-sexy, anak. Ano bang pinakita? Yung mukha ba? O yung mukha sa kakatawan? Sabi ko, magpicture siya sa tabi ng inidoro. Pare, nagpicture. Oh, pero eto, oh, tignan mo. Oh. Patingin. Oh, oh. Pare, oh. Nagupa. Oh, sabi ko, magpicture sa tabi ng electric fan. Nagpicture, pare. Pare, ito mo pinagmamayabang mo. Bakit? Eh, kalahating mukha lang to eh. Hindi. Tawag dyan, angle yan, pare. Okay. Siguro, pare, kaya hindi niya pinapakita mukha talaga. Pangit siguro to, pare. Nako, hindi. Pare, ha? Oh. Makakapagsabi na lang yung kaibigan niya. Bakit? Yung kaibigan niya, hindi kagandahan. Sabi nga nila, kapag kaibigan mo ay hindi kagandahan, lahat na ng magkakaibigan na yon ay hindi maganda. Kasi, pare, kasi sobrang ganda ni Roxanne. Pangit yun. Pantanggal umay yun dumaan, pare. Pantanggal umay? Siyempre, ang ganda nun, eh. Tapos maganda pa, mauumay ka. Nako, pare, nagtataka ako dyan. Kung hindi poser yan, pangit yan si Roxanne. Hindi pare, totoo. Magkikita na kami, siguradong sigurado na yun pare. Sige pare, patunayan mo lang sa amin yan pare ha. Ay, naku, tumatawag. Sa'yo ba yun? Magkaparehas yung ringtone natin. Hello? Hello? Pare, si Roxanne. Babes, uy. Hello, babes. Babes, ako, sorry talaga, hindi tayo matutuloy later ha. Ha? Ay, kasi ano eh, nandito ako sa ospital eh. Saan ospital ka, babes? Pupuntahan kita pa rin, nasa ospital ka. Hindi mo na kailangan, huwag ka na mag-alala, basta hindi tayo matutuloy later, ha? Babes! Sorry talaga. Babes! Naku, pupunta! Pare! Pare, bakit? Nasa ospital daw si Roxanne! Pari, malapit lang sa Makati yun si Roxanne. Tara, puntahan natin lahat ng ospital sa Makati. Eh, andito na pare, andito na tayo.
kayo, pare. Natataranta ka. Manong, halika nga din. Manong, tanungin mo si Manong. Baka dahil dyan yung jowa mo. Manong, dok-dok, nadya po ba yung ano, si Roxanne? Maganda po yun. Hindi ko alam apelido, pero maganda po yung maputi, mabango, malaki yung mata, saka mataba po yung hita. In short po, pangit siya, pangit. Hindi, maganda yun. Mga iho, wala kaming Roxanne dito. Na pasyente, Bruno meron. Baka yun lang ang hinahanap niya. Hindi po, Roxanne po yung pangalan niya, Dok. Pasensya na, wala talaga kaming ina-admit ngayon dito. Tara na, pare. Bukas kabilang hospital na ando si Roxanne. Sige, pare, tara, punta tayo. Nasaan kaya yun si Roxanne, babes? Naku, nangyari dun. Baka nagasgasan yung malapor silala niyang balat. Huwag kang amang ganyan. Pati ako nininervous sa'yo eh. Isaglit ka lang kasi. Yeah. Kuya! 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 Kuya, bakit? Barat? Bakit? Meron po ba kayong, may pasyente po ba kayong, Roxanne po yung pangalan. Maganda po yun, matangos yung ilong. Mm. Mukhang mabango po, maputi. Dahan-dahan lang. Ano mo, binabasa ko dito eh. Ayan po, yung parang nasa front page po, ganyan po. Ito? Wala, walang Roxanne dito. Siguro, hanapin nyo lang doon sa malapit na clinic. Baka nandun. Ano ko? Sige na, busy ako. Pare, wala siya, pare, dito, pare. Pare, asan na kaya si Roxanne, babes? Sabi ko sa'yo, pare, pinagtataguan kaya yata niyan. Siguro nagsisinungaling lang yun eh. Hindi, pare. Hindi nagsisinungaling si Roxanne. Pare, tara. Tara. Pari, hindi ako pwedeng magkamali. Alalang-alala ako kay Roxanne, babes, kasi yung boses niya talaga, pari. Talagang parang may nangyari sa kanya, parang mababangga siya ng airplane. Ganun eh. Pare, ha. Una-una, naapekto ng trabaho. Maghapon tayo, kahanap dyan kay Roxanne Mall. Pero wala tayong nakita eh. Pari, handa ako libutin lahat ng hospital dito sa Makati, sa Maynila, sa Quezon City. Makita lang siya, pari. Baka kung ano nangyari kay Roxanne, babes. Ay, no. Baka, pare, wala na talagang pag-asa na magpakita pa sa iyo si Roxanne. Hindi, pari. Siyempre, na-aksidente ka eh. Makakapag-effort ka pa bang tumawag-tawag. Baka kailangan niya ng kalinga ko ngayon, pari. Baka nagugutom na yun. Baka ubus na yung dextrose niya. Naku, baka kailangan niya ako, pari. Bahala ka nga. Kung ano, basta nandito lang sa likod mo kung kailangan mo ko. Sa harap ka naman minsan. Busher, maalat ka pa eh. Mga idol, gulong-gulong-gulo ang isip ko at alalang-alala ko kay Roxanne. Isang linggo po siya halos di nagparamdam. Ni hindi niya po sinasagot ang tawag ko pero ginawa ko po ang lahat para makita siya. Mahanap siya o matuntun man lang siya. Hinanap ko ang kaibigan niya para magpatulong na mahanap namin si Roxanne. Napag-alaman ko kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niya, kaya araw-araw kong sinundan ito hanggang isang araw. Ay sus! Yan kasi, ano, may paroksan-roksan ka pa. Eh, sa bagay, magkatunog naman yung roksan tsaka maan. Pwede ba? Daming alam nitong babaeng to. Eh, kasi nga gusto ko talaga siya. Kaya lang ngayon, hindi ko na alam kung paano ko gagawin. Eh, kasi parang feeling ko, mas nai-inlove siya dun sa picture na ginamit ko lang naman. Eh, yun na nga. Eh, ano pa bang ini-expect mo, girl? Kapag yung mga lalaking yan, sa picture mo pa na-inlove, eh, di ba lamang dun talaga siya mai-inlove? Eh, paano na yan? Paano na lang pagka nabisto ka niyan? Oh, hindi ko na nga alam anong gagawin ko eh. Kaya nga hindi na muna ako nagpaparamdam sa kanya. At saka, siguro,
Mas okay na yun eh. Hindi na talaga ako magparamdam. Hanggang doon na lang kami. Ah, tignan mo. Ganun-ganun na lang yun. Talaga itong babaeng to. Eh, kasi naman eh. Gawin mo ng paraan yan, girl. Eh, ayoko na eh. Kasi, paano pag nagalit siya sa akin? Kasi niloko ko siya. Eh, ano in-expect mo? Lang naman matuwa yung tao sa'yo. Pagkatapos mong paniwalain na ikaw yung napakagandang babaeng yun. Nakita ko yung picture na ginamit mo, girl, ha? Kaloka ka? Ang layo. Eh, kasi hindi ko naman nabas sa kalahin, eh, na. Pero, ano gagawin ko? Kasi, mahal ko na talaga siya. Roxanne? Roxanne! Bakit yan na ba yun? Maan! Maan! Uy! Uy, Ivan! Ikaw pala! Maan! Ano yung pinag-uusapan niyong Roxanne? Ano yung narinig ko sa malayo na... Ano yung picture yung... hindi... Ano yun? Mamaan! Roxanne! Alis na ako ha! Sige, bye-bye! Kita lang tayo bukas, girl! Bye-bye! Sige. Maan! Ha? Ikaw ba yung Roxanne? Ha? Sagutin mo yung tanong ko, ikaw ba yung Roxanne? Ivan... Ivan, ano... Ivan, magpapaliwanag... Sumagot ka! Magpapaliwanag ako! Ngayon ko gusto marinig yung paliwanag mo, ikaw ba yung Roxanne? Ikaw yung Roxanne! Ikaw yung maputi, yung matangos yung ilong, maganda yung puwet, maganda yung... Hinaharap? Ano yung tsura yan? Bakit? Ang layo! Patawarin mo ako, Ivan. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo talaga ako, pero hindi ko talaga sinasadya. Maniwala ka sa akin. Bakit mo ko niloko? Kasi gusto kita. Gusto? Matagal na kitang gusto. Tingnan mo ngayon yung tsura mo. Mukha ka gusto-gusto ba yan? Ang pangit mo. Kaya nga ako gumamit ng picture ng iba eh. Para mapalapit sa'yo, para magustuhan mo ko. Alam mo, problema sa'yo. Pangit ka na nga. Sinungaling ka pa. Ivan! Ivan! Alam mo, kahit kailan walang magkakagusto sa'yo. Baka sinungaling mo! Manluloko! Patawarin mo ko! Manluloko ka? Akala ko, ang bango-bango mo sa personal. Sinungaling ka. Huwag ka na mag-alala. Hindi ako in love sa'yo. Bakit ba pakiramdam mo pa yata lahat kami ay naaakit mo? Miss, miss, fuck.